Ay, mga be. Uy, ngit-ngit na kaadyo ariba. Makita ba ko ninyo? Dito ko sa kaan. Sa shop kay nag palit ko og ako ang pagkaon. May tarantanaw. May ug na. Basta pag winter sa UK, mga siguro mag-start ang darkness sa kuan 4 sa evening. Kaya ang pangit kapag mag-ano ka, mag-ikot-ikot ka dito. Dark na, tapos maginaw. Kaya anyway, pakita ko sa inyo yung daan. Tingnan mo. Anong daan mo? Yan. Kita nyo? Yan na. Uwi ako. Yan lang yung mahirap dito. Wala kang ano. Wala kang mapasyalan. Ang ginaw. Tsaka, hindi gaya sa atin na may barbecue ka na maaamoy sa daan. Dito wala. Ganon talaga ang buhay. Laban lang talaga. Alam nyo kung ano ang gusto ko dito sa UK. Kung saan ako nakatira. Napaka-safe din niya. Nagantay ako sa traffic light na mag-green. Ayan, green na yung video. O, go na tayo. Go na! So, pag mag-green na ang traffic light, sa mga hindi nakakaalam, mag-go na, mag-walk na, mag-cross na. Ganun yun. Yan ang ibig sabihin nun. My gosh, yung ilong ko. Sakit siya. Meron na silang Christmas tree, oh. Yan o. Christmas tree. Ayoko talaga mag-Christmas tree. Nasa sad ako. Yan yung paligid ko. Diba? Napaka-safe niya maglakad dito. Tagal ko na nakatira dito sa lugar na to. Napaka-safe niya. Like, kahit maglakad ako ng mga madaling araw. Dati nung nag-work ako sa reception, pupunta ako sa hotel mga 5. Magbabike pa ako noon. Yan. Maglalakad ako minsan, tapos magbike. Tapos napaka-safe niya talaga. Pakita ko din sa inyo yung train station dito. Kasi malapit lang din ako sa train station. Kaya hindi ko na kailangan mag-drive. Kasi waste of time naman yung mag-drive. Kasi bakit ka pa magbayad kung train station naman ay dito. Ayan. Train station yan dyan. Diba? Akyat na tayo. So on. Uwi ako. Ah, alamig talaga. Kita na lang tayo sa bahay kasi yung kamay ko masakit na sa ginaw, okay? Naalala ko, binigyan ako ng boss ko dati ng voucher. 20 pounds siya. So, nagpunta ako sa Marks Spencer para bumili ng pagkain. Mag-haul tayo. Binigyan din ako ng cake. So, ito ay smoked streaky bacon. Gusto ko siya kinakain. Yung nilalagay sa bread ba or partner sa kanin. Yeah. And then, nakabili din ako ng pork belly. Ang laki niya, tapos nag-sale siya. Kapag may yellow ticket, it means that naka-sale siya. So, ang gagawin ko, i-cut ko lang siya ng half. Tapos lutuin ko yung half. Tapos yung half lutuin ko next time kasi sa sobrang laki niya. Tapos, kumuha din ako ng Italian pork sausages. Ayan. And then, chicken broccoli pie. So, may yellow tag siya. It means naka-sale siya. Tapos, kumuha din ako ng isa pa. So, dalawa sila kasi naka-sale siya ng from £3.50 nagiging
266. So, ang total nun, as you know, ang Marks Spencer, a bit mahal. So, ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5 na item. Tapos, bumili din ako ng sandwich ata. In total is 20 pounds, 76 pence. Kayo na mag-calculate niyan sa peso. Kaya, doon ako nagpunta sa Marks Spencer kahit medyo kamahalan siya kasi yung voucher na binigay, yun para doon sa Marks Spencer. Kaya, meron na akong ulam for few days. Ginagawa ko, ipifreeze ko yung iba. Kaya, luto tayo tapos kain tayo. Ayan, nagpakulo na ako ng patatas at saka carrots. Tapos yung pork andun sa air fryer. Yan yung kalahati sa pork. Ilagay ko siya sa freezer. Tapos yung kalahati andito. Yan. Diba? Saya-saya. Shape natin ang pork. Ayan na. Malapit na siyang maluto. Guys! Exciting! Ayan na ang patatas, carrots, at saka yung pork. Tapos paliliguan ko siya ng gravy. Yan mga be. Yan yung aking dinner. O diba, yummy yummy. Kain tayo. Ayan, kain tayo. Ang sarap po. Kain tayo mga be. Tapos ang iinumin ko lang ay tubig. Oh, sarap. Sarap niya. Sarap ng gravy. Nag-black coffee lang ako all day eh. Kaya siguro gutom na gutom ako. Hindi. Kumain pala ako ng sandwich kanina. Pero hindi ko inubos. Kasi hindi ko nagustuhan yung lasa. Yun. Masarap talaga ang mga pagkain sa Marks Spencer. Kaso lang, sobrang mahal niya as in. Kaya. Yung kumain ako ng maraming vegetable lang. Have a good night mga baby ko. Kain tayo. Bye.